isang maulang umaga, blessing po yan. 33 years ago, katulad ng sinabi ni, naalala pa ni Madam Superintendent, ako po ay graduate sa mababang paaralan pero hindi po siya mababa, 5-story po siya. Kasi lagi ko tinatanong sa nanay ko nung araw yun, nung pinasok ako dito, in fact, ito, zona 1, 2, at 3 halos, no? Halos dito na to. Nagpaikot-ikot na to rito. So most likely, alam nyo yung kwento na ito. Nung araw, ako po ay nakatira sa Parola. Parola Tundo. Wala pang ICTSI or MIP. No? Anong araw, Parola Compound. At ang tanging alaala lang ng Parola ngayon ay yung Petron. Yun na lang ang buhay pa ngayon sa Parola, yung Petron sa kanto. Noong araw, pagdiyan ka sa Parola Compound, pag ikaw ay papasok sa kinder, hindi pa o daycare ang tawag noong araw, kinder, papasok ka sa tulungan center kung saan nakatatag ang God Andres Bonifacio Hospital na pinagawa ni Mayor Alfredo Slim. Diyan, nag-aaral ng kinder nung araw. So, araw-araw, from Parola, tatawid ako dito sa Delpan, Saragosa, diyan sa Tulungan Center. At ang katapat niyan ay ang Model Community at ang Bliss na nasa likod natin. No? Nung makagraduate ako doon, sinok pa ako ng nanay ko dito sa Almario. Ako po ay... I think section 23. Sa dulo ng walang hanggan. alam na this. Pag ikaw nag-aral sa public school, alam mo na yung ibig sabihin ng section mo. But dahil sa pagsisikap ng nanay, bagamat squatter kami, bagamat hirap ang buhay, iniraos ako ng nanay ko na mag-aral. Kaya ako ay 100% produkto ng pampublikong paaralan. Yan ang Rosario Almario Elementary School, Tulungan Center, Almario at Tondo High School. Ngayon mga kababayan, bagamat ako ay section 23, hindi ako nagkakamali, Teacher Lazaro, yung aking grade 1 teacher. Maswerte naman ako, kahit na pambura ng lapis ang tinitira ko, tuwing recess, at ako ay naging volunteer sa pagkuha ng soup. Kasi dalawa ang titirahin mo noong pagbabae, ikaw ang kukuha ng kantin. Paglalaki, ikaw ang kukuha ng soup. Ha? Ang lata noon ay aluminum. Ha? Bababa kaya sa pader na yan, sa ledgy, nandyan ang kantin. Tapos guidance counselor na yan. Tapos principal office. Ngayon, medyo masustansya yata yung pambura ng lapis. Kasi medyo mataba ang pambura noon, yung itim na lapis, yung mataba na pinapalo ng teacher mo sa daliri mo. Na siya rin pinalo ng nanay ko sa ulo ko. ako naman, siyempre, abilidad lang sa buhay. Alam mo, pagka squatter ka, mahirap ka, maswerte ka na may piso kang baon. Dahil pag nakapiso ka, may palitaw ka na, may soup ka pa. O, dahil nung araw, ang mabigat na pagkain ay yung palitaw sa kantin. Kaya bata pa lang ako, magaling na ako sa math. Dahil mananagot ako sa kantin, sa pag-entrega. Tinuturuan na kami ng aming mga teacher sa responsibilidad na nakaatang sa amin bilang mag-aaral. Tapos, nung ako'y grade 2 na, Todits, yung building na yan,
Naging teacher ko si Mr. Si Mrs. Laceste. Na from section 23 to section 11. Alam niyo na ibig sabihin noon. Sabi sa inyo, masarap ang lapis. May bitamina sa utak yan. Matapos noon, isang araw ng buhay ko ay takot na takot ako. Dahil bawal po sa mata ng bata or nakakatakot sa mata ng bata ipatawag ang magulang niya ng teacher. Kaya nung minsan, mananghali, sinabihan ako ni Mrs. Laceste, sabi niya, ipatawag ko ang nanay ko. Sabi ko, naku, lagot. Kulata ang abuting ko. Dahil pag pinatawag ang nanay mo, sa guidance counselor, ang bagsak mo, naku, lagot na ang GMRC mo. Kasi nung araw, meron nung pinapasa. Yung good moral and right conduct. But to cut the long story short, sa sobrang kaba ko, wala na, hinanda ko na way packs ko pag-uwi ko. Kasi natira kami dito sa tahimik, sa Mariapayo, Luwalhati, sa Sandiko, sa Tagumpay, sa Kagitingan, Corner Tuason, kay dating Chairman Jeronimo. Tapos natira kami sa Santo Niño, Moriones. Tapos ang pinakamalaki naming pinakamatagal na bahay, Lupain. Itong Mabuhay Street. Doon sa kanto ng Tuason at Mabuhay. Kami po ay maglulupa. May sarili kaming lupain. Dahil yung Mabuhay nung araw, just to remind the SK chairman, yung mga chairman, kabisado to, it's. Ito po ay tinatawag na Marcos Road nung araw. Hanggang doon yan sana. Coastal Road yan hanggang Bataan. Nagkagulo noong 1986. Nahinto yung Kalahati. Naiwan yung Kalahati. Yung mga taga rito na malapit, nagtanim. Nagtanim na nagtanim. Ang nanay ko nagtanim dito ng talbos ng kamote. Pagkatapos yung nagbakod. Naglagay ng bangko. Naglagay ng bubungan. Bubungan nilagyan ng dingding. Dingding nilagyan ng pintuan. Talbos ng kamote, tinanim bahay ang tumubo. Yan ang naging buhay hanggang doon sa tulay ng Smoky Mountain. Hindi na makikita ngayon ang mga bata sapagkat highway na ang R10. But that is the story. So simula rito hanggang doon, ilalakad ko. Kaya takot na takot ako sa nanay ko dahil tiyak mababakante yung labada niya. Dahil pag nabakante yung labada niya, nga, walang chicha. But then again, pagdating ko sa bahay, yun na nga, galit ang nanay ko at ang sinabi sa akin, ikaw iskat. Iskat po talaga tunay kong palayaw. Yung mga kababata ko, alam na iskat ang palayaw ko. Ikaw, sinabi ko sa iyo, mag-aral ka lang. O ngayon, may problema tayo. Sabi ko, nag-aaral naman ako ah. Sabi niya, malaki problema natin. Tinawag ako teacher mo. Bibigyan ka daw ng medalya. Dahil ako daw ay first honor. Pero alam niyo ba't galit nanay ko? Kasi pinapupunta ako sa recognition day. Kailangan pandiin. Kailangan naka long sleeves. Ang problema, siyempre, ewan ko kung meron taga Lakandula rito, papaalala ko sa kanyo, ha? Sa kanto ng Lakandula at Luwalhati, may tindahan ng lumang damit. Yun, nasasanla ang damit doon. Yung kaisa-isang bestida ng nanay ko, na isanla doon. Parang yung used clothes. No? Kaya wala kami talagang mga damit sa buhay. But maswerte ako, meron akong kapitbahay. Napahiram ako ng damit. Kaya lang yung kapitbahay ko, babae. Kaya yung long sleeves na pahiram sa akin, long sleeves may ruffles. Alam nyo yung dekada 80, di ba? Naka-ruffles yung
na bangs, mga rapos. Pero, matutuwa ka naman sa nanay ko, eh sapagkat pagkagaling dito, buong kagitingan, hindi pinahubad yung medalya ko. Dinisplay ako. Proud din pala. Yan ang buhay ko sa Almario.